Hello, what's up, 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 guys? Ngayong araw na to ay ipapaliwanag natin ang isa sa mga foundation ng calculus na tinatawag na limit. Ano nga ba ang limit? Halimbawa, meron tayong isang Cartesian plane and may function tayo na x cubed minus x yung pangalan, and then we have two points A and B. So, ganito lang natin ipapaliwanag yung limit. Yung limit kasi, isa yan konsepto na ginagamit para madetermina natin kung saan pumupunta yung value ng y habang nagbabago yung value ng x. Okay. So, halimbawa, yung point A sa left side ay gumagalaw and papunta siya kay point B. So, every time na mababago yung pwesto ng point A, nagbabago yung value ng x and y. Sa madaling salita, habang nagbabago yung variable x, yung value nito, definitely dapat magbago din yung value ng y. So, saan pumupunta yung value ng variable y natin habang nagbabago yung value ng variable x? So, as we can see on our graph, yung point A ay unti-unting lumalapit kay point B, and then eventually, once na nag-approach na siya doon mismo kay point B, ang malalaman natin, yung coordinate niya ay 0.5, negative 0.375. So, sinasabi lang nito, as the value of x approaching to 0.5 from the left, since nagmula siya sa kaliwa, yung value ng y ay lumalapit or pumupunta kay negative 0.375. Or we can say in mathematical term that the limit of x cubed minus x as x approaches to 0.5 is negative 0.375. Or in general, we can use this notation, the limit of f of x as x approaches to a is L. Ngayon, bago natin bigyan ng formal na definisyon ang limit, bigyan muna natin ng pansin ang ilan sa aking mga halimbawa. Pagpalagay muna ikaw yung bata naglalaro ng bola. Binato mo ito pa ibaba vertically at ito'y tumalbog patungong lupa. Then bigla ka na curious, ano kaya yung bilis ng bola nung dumaan ito sa midpoint ng path? Anyway, binato mo siya na may taas na 2 feet and it covers 1 second nung binato mo siya from this particular point patungong point P. Now, gusto mong alamin yung speed niya nung dumaan yung 1 second. Kaya ba nating ma-determine yung speed? We can use the speed formula, distance traveled over time elapsed. Sa pamamagitan ng information na mayroon tayo, we can determine its speed, that is 1 foot over 1 second, or equivalently, 1 foot per second. Ito kaya yung speed niya at point P? Definitely not. No? This is true kung ang speed ay constant. Pero alam natin na habang binabato natin yung bola, no? Or I mean, kapag binato natin yung bola vertically, ito ay pabilis ng pabilis. So definitely hindi constant ang speed. Minsan nagbabago ito, no? Halimbawa, kapag tayo nagmamaneho, hindi lagi constant yung speed din natin dahil minsan makakaranas tayo ng traffic. So, sa scenario na to, instead na speed ang gamitin natin, we use the term average speed. Kung ang bilis ng isang bagay ay hindi constant. Now, paano natin madedetermine yung exact speed ng isang object, specifically yung bola sa ating example, at point P? On that case, we use the term instantaneous speed kung gusto nating malaman yung eksaktong
speed at a specific time or a specific given time, no? So when we say instantaneous speed, it is the speed of an object at a particular moment or instant. That's why instantaneous, instant time. So what is the exact speed of a ball kapag dumaan yung 3 seconds? Exactly 3 seconds. What is the speed of the ball kung dumaan yung 3.8 seconds? Exactly 3.8 seconds at instant. That is the instantaneous speed. Kagaya na lang ng instantaneous speed, yung mga bagay na umaanda, katulad ng sasakyan, and even tayo mga tumatakbo, no? So at 1 second, ito speed ko, at 2 second, 3 second, let's say 7 and 15 seconds ang nag-elapse, this will be my exact speed. That is the instantaneous speed. On that case, paano natin madedetermine yung instantaneous speed? I-hold muna natin sa ngayon yung tanong na yun. Another problem is, tayo, as a student, alam natin yung mga regular polygons, yung area formula natin para dito ay given na or fixed na po yan. Madali lang hanapin yung area nila dahil ang kanilang sides are straight lines. Pero hindi lahat ng bagay sa mundo ay straight line. Sometimes makakakita ka ng may mga kurba, may mga iba't ibang itsura, kagaya ng bubong ng mosque, yung tsaan natin, yung cup, no? Even sa mga kotse, di ba? May mga kurba tayong madadatnan o makikita at makikita. And sometimes, curious tayo alamin yung area ng mga object na to. So, paano natin malalaman yung area kung wala namang specific area formula para sa mga yun? Hindi tulad nung mga nakikita yung shape sa left side. Ngayon, meron tayong dalawang problema na nalikom. Una, paano hanapin ang instantaneous speed at paano hanapin ang area ng mga irregular shapes or yung mga may curved na side? Ang sasagot sa atin dyan ay ang calculus. Calculus ay may dalawang branches. We have differential calculus and integral calculus. Differential calculus talks about the rate of change. Or sa madaling salita, hahanapin mo lang yung slope nung nakikita nyo yung tangent line, and that tangent line is the instantaneous speed, yung slope po nito. On the other hand, yung integral calculus, yan naman yung mga bounded region na kung saan yung mga sides nila ay may curves. How to find their area? So, integral ang sasagot doon. Ngayon mga classmates, mag-drawing tayo ng isang Cartesian plane and a random function, let's say f of x, and also a random point. Now, naglagay ako ng tangent line and shaded region. So, on both cases, gusto nating hanapin yung steepness at yung area. Punta tayo dun sa may tangent line. Yung steepness or yung slope ng line na ito, on that particular point, once na nalaman mo po yung slope niyan, yan po yung ating concern na tinatawag na instantaneous speed. So, in terms of derivative, it talks about steepness of the graph at a point. It also measures the rate of change of a function at a point. Yung rate of change, yan po yung ating instantaneous speed. Ano yung speed ng isang object at exactly or at instant doon sa given na time? On the other hand, yung integral po, yung ating opposite ng derivative, it shows us the area under a curve. And pwede rin natin gamitin ang integral to determine the volume of solids.
Dito, ituturo natin paano kuhain ang slope ng tangent line. Halimbawa, may function akong y equals x squared at meron akong random point na 0.3, 0.09 ang coordinate. Now, para malaman yung slope, syempre gagamit tayo ng tinatawag na slope formula, yung y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Now, zoom in natin tong part na to since medyo maliit lang siya. Pag zoom natin siya, ito yung magiging itsura niya. Okay. So, this is your 0.3, 0.09. Now, at this point, paano natin malalaman yung slope ng tangent line kung isang point lang naman ang given? Hindi natin siya pwedeng i-substitute sa y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 since wala tayong x sub 2 comma y sub 2. So on that case, tutulong yung isa pang konsepto na tinatawag nating secant line. Ang secant line ay line na kung saan tatama siya sa isang curve ng exactly 2 points. Ngayon, magdodrawing tayo ng random point. Let's say, ito. Hindi natin alam yung exact coordinate niya. So, nilagay na lang natin siya ng basta. Okay. Now, pag tinrace natin yan, meron na tayong 2 points. Meron tayong, halimbawa, ito si x sub 1, y sub 1, and then we have x sub 2, comma y sub 2. So, pwede na natin siyang i-substitute sa slope formula since meron tayong 2 points. Kaya lang, alamin muna natin yung coordinate niya. So, suppose na ito ay tatama sa at x is equal to 1. Halimbawa lang, no? Suppose, no? So, ilet natin yung x natin as 1. Okay. So, this is 1. By applying this function, y is equal to x squared, we have 1 raised to 2, which is also 1. So, this point is 1, 1. By applying the slope formula, so substitute lang natin siya. So, this is your x sub 2, y sub 2. X sub 1, y sub 1. So, simplify by slope formula, the slope of this secant line is 1.3. Kaya lang, hindi ang slope ng secant line ang pinaka-pakay natin. Ang goal natin ay yung slope ng tangent line since yan yung instantaneous speed. So, paano natin malalaman yung slope ng tangent line? Palalapitin natin yung point na to papuntang 0.3, 0.09. Hanggang sa yung point na to ay maging si 0.3, 0.09 na. So, palapitin natin siya. Okay. So, trace ulit natin. So, suppose na yung x natin dito ay 0.9. By applying this function, we will have 0.81. And its coordinate is 0.9, 0.81. By slope formula, simplify, slope is 1.2. Lalapit ulit tayo. At this point, we have 0.7, yung value ng x. Applying y is equal to x squared, we have 0.49. Then, applying the slope formula, we have exactly 1 ang slope at this point. 1 na po siya. Palapitin pa po natin yung value ng x patungong 0.5. Let's say, ang x naman natin dito ay patungong 0.3, no? So, ang x naman natin dito ay 0.5. Applying y equals x squared, we have 0.25. By slope formula, simplify, 0.8 ang slope. Ngayon, guys, kapag pinagpatuloy natin yan, okay, so mapapansin nyo, ito yung behavior ng secant lines na ginraph natin kanina. Okay. Yung point na to, kapag yan ay pinagalaw natin at
pinalapit natin kay 0.3, 0.09 hanggang siya na yung maging mismong point na yon, katulad ng nakikita natin paggalaw, mabubuo na natin yung tangent line. Okay? Na yun, ano kaya yung slope ng tangent line? Ano yung nabubuong slope habang lumalapit yung point na to patungong 0.3, 0.09? So, mapapansin natin sa table, as x approaches to 0.3, the value of the slope approaching to 0.6. So, pwede natin sabihin na yung slope ng tangent line ay si 0.6. In that case, siya yung tinatawag nating derivative at x is equal to 0.3. Kung pag-uusapan natin yung instantaneous speed kanina, yung 0.6, siya yung instantaneous speed regardless yung unit at x is equal to 0.3. Ang moral lesson dito ay, since hindi natin kayang directly makuha yung slope ng tangent line, naging stepping stone natin yung secant line para malaman kung ano nga ba yung steepness ng tangent line, since yun yung goal natin dahil siya yung derivative at siya yung tinatawag na rate of change or instantaneous speed. Madako naman tayo sa integral. Sabi natin kanina, ang concept ng integral ay para hanapin ang area ng isang bounded region. Halimbawa, meron akong function y equals sin x, then meron tayong target, yung portion na ito. So, zoom in lang natin siya. Tapos, gusto natin hanapin yung area ng portion na ito. Okay. Yung bounded region na nakikita natin. Ngayon, nilagyan po natin siya ng rectangles. Okay. Ang gagawin natin ay computein yung area ng bawat rectangles na meron tayo sa ating screen. So, halimbawa, as we compute this, nalaman natin ito si area 1, area 2, no? Area 3. That hanggang makakating tayo dun sa area 8. Tapos pag-aadin mo lang lahat ng yan. Area 1 plus area 2 plus area 3 and so on and so forth hanggang makakating ka dun kay a sub 8. So, yung ma-accumulate na area ay 1.87195 by a certain method na hindi pa natin i-discuss ngayon. Okay. Then, mapapansin nyo, kapag dinagdagan natin yung number of slices or yung chopped na rectangles, let's say 16, yung area niya ay lumalaki, which is 1.93651. Kung dadagdagan natin ng number of rectangles pa, okay, unti-unti yung mapapansin na nako-cover niya na yung buong region natin. So, definitely, yung area ay mas tumataas. So, at this point, 1.96842 will be the area. If n is 1,000, or the number of rectangles inside is 1,000, so, ganito na halimbawa yung itsura niya, so, cover up na talaga, no? Halos cover up niya. Kaya lang, may error pa din since makikita nyo, may mga gaps pa din or spaces doon sa loob ng region natin. So, hindi pa yun yung exact area natin since merong errors, no? So, at this point, 1.99686 yung total area or approximated area. Okay. Ngayon, kapag dinagdagan natin yan infinitely many times ng rectangles, mapapansin natin, cover niya na lahat-lahat yung bounded region. Okay. Wala nang spaces or gaps, wala nang errors, no? So, pag dinagdagan natin siya infinitely many times, then papansin natin ang area niya ay humahantong lang sa 2. So, as x increases indefinitely, okay, the area is approaching to 2. Now, as a summary, the derivative talks about the slope of a tangent line, while integral
concerns about area. Okay. Now, kung i-display natin dito yung approximations ng dalawang operation, derivative and integral, we have these numbers. From the left, okay, nag-a-approach siya sa 0.6, which is yung slope ng tangent line. And from the right, nag-a-approach siya sa 2, which is the area of the shaded region na meron tayo kanina. On both cases, these values ay tinatawag na limits. At ano nga ba ang limits at para saan ito? Malalaman natin yan at abangan sa susunod na kabanata. So, bye-bye guys. Stay safe and stay strong. See you on our next video. God bless.